So, hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, naghahanap ako ng magandang pwesto para sa aking paggagawa ng videos. So, pasensya na at may tuwalya sa likod ko kasi locker ko to. Wala kasi akong maanuhan. Pwedeng mapag-anuhan dito kasi maliit lang yung space ng kwarto namin tsaka daming gamit. So, ayan. Wala. Maraming gamit pero walang lamesa. Yun yung masaklap. So, ngayon guys, pag-usapan natin kung kung gaano kahirap maging crew ng McDonald's. Kasi patayan guys, grabe. Ngayon ko lang na-experience ang ganito. Grabe. So, actually for experience din naman, pero di ba iba. Ang hirap pala guys magtrabaho sa fast food. Lalo na nasa ibang bansa ka na sa fast food kasi makakasalamuha mo yung iba't ibang uri ng tao. Tsaka ibang lahi. Ano ka, hindi tulad ng kahit sa Pinas ka, kasi alam mo yung ugali ng mga Pinoy. So, dito, mag-a-adjust ka sa mga ugali ng tao, lalo na yung, tsaka daming plastic, tsaka nang-aaso ng mga ibang lahi sa mga Pinoy. So, kaya, kailangan, alam mo yung rights mo para labanan yun. Kasi kung hindi ka lumaban, nako, hanggang doon ka na aso-asuhin ka, dapat, kaya, kahit nandito tayo sa malayo, kahit wala tayo sa ating lugar. Kasi pareho lang tayo nagtatrabaho dito eh. So, kailangan nating lumaban din. Kasi minsan, yung mga shoutout doon sa mga feeling may-ari ng McDonald's, eh, namamahala lang din. Pareho lang din kayong nagtatrabaho. Kasi hindi ka naman ang may-ari, ikaw lang namamahala sa isang store na yan. Pero kung makaasta ka, grabe. No? Oo, respeto. Respeto doon sa, kasi nakakataas, mataas yung position niya. Pero sana, respetuhin mo din yung crew mo. No, di ba? Para respetuhin ka din. Ganun lang din naman yun eh. Ganun lang din yun kadali. Hindi yung, grabe, wala siyang pakialam talaga. Walang pakialam siya sa tauhan niya, sa mga crew niya na napapagod din. Hindi yan robot. Hindi yan robot na parang makautos ka, ganyan, dapat ganyan kabilis, ganyan. Napapago rin ang tao. Tao din lang naman kami. Kaya dapat, common sense ba na dapat, ay ganito, naiintindihan ko kasi ganyan. Pero wala eh. Wala. Tapos ano pa, papagalitan ka pa kasi, bagal-bagal, ganyan, dapat ganyan. Kasi nakatutok lang dun sa sales, na mahit yung sales. Wala siya pakialam sa tao niya. Wala namang, dapat, paano mo ma-hit yung sales mo kung ganun ka makisama sa mga tauhan mo, di ba? Wala. Kung wala yung mga crew mo, wala rin yung sales mo, di ba? So, dapat, alagaan mo yung mga crew mo para hindi umalis sa pagmamanage mo, sa pamamahala mo, hindi sila aalis sa pamamahala mo. Kasi, maganda yung pakikipasama mo sa mga tauhan mo. Pero kung ganyan lang din naman, ay naku, wala. Kaya, maraming Pinoy na parang hindi na bumalik kasi nakita nilang sitwasyon ng McDonald's dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Saudi. Diyos ko, lalo na yung makakasalamuha mo ng mga Saudi. Grabe. At ibang ugali talaga makakasalamuha mo sa ano, lalo na pag nasa drive-thru ka. Kasi minsan ako nasa drive-thru ako. One time, nasa lobby ako, ay nakipag-usap sa akin na Saudi guy. Dati din daw siya nagtrabaho sa store na kung saan ako nagtatrabaho. Dati daw siyang crew. Sabi niya, alam ko yung hirap mo at saka pagod mo dito kasi yung kapasidad mo sa trabaho ay 2 times kaysa sa Saudi. Sabi niya. Kaya sabi niya, alam ko rin sa sarili ko na hindi ako kasing galing ninyo ng mga Pinoy. Kasi alam nyo guys, hindi naman sa pagano, yung mga Pinoy kasi maaasahan talaga sa trabaho, di ba? So, doon sila parang nai-impress sila doon sa mga Pinoy na yun.
sa mga Pinoy, sa ating mga Pinoy, na ganun sila, ganun tayo sa trabaho. Kasi pag trabaho talaga, trabaho lang tayo. Wala tayong chika-chika, wala tayong focus tayo sa trabaho. Magchichika man, pero yung gumagawa pa rin, hindi yung i-stop muna yung trabaho, patapos chichika-chika. Ganun yung mga Saudi guys. Ganun sila. So, wala silang pakialam kung maraming tao, maraming ganyan, maraming order. Basta, makapagtrabaho lang sila. Parang ganun lang. Wala sila pakialam. Sa atin kasi, nag-iisip tayo, may common sense tayo eh, na pag marami ng tao, ay ganito, double time natin kasi para mabawasan, ganyan. Sa kanila wala. Sabi niya, almost 1 year din daw siya nagtrabaho sa So nakita niya ang sitwasyon ng fast food, lalo ng McDonald's. Sabi niya, nagtrabaho ako dyan pero grabe, pressure nga daw, pressure. Tapos, yun, nag-resign siya. Sabi niya, mas maganda lang talaga daw for experience lang. Sabi ko nga, oo. For experience nga lang talaga. Oo, mahal natin trabaho natin kasi kailangan natin yan. Pero hindi naman yun, ibuhos mo lahat doon yung lakas mo, yung efforts mo, doon mo talaga ibuhos. Yung parang pasikat ka, ganyan. Ay nako, pag nagkasakit ka, hindi, may benepisyo ka, may libre, oo, may bufa ka, pero hindi naman anuhan ka talaga ng may-ari sa sobrang dami ng store. Makakaanuhan pa, isang tao ka lang. Ngayon, pag nagkasakit ka, wala din. Kaya, kapag pinapa-extend ako lagi, minsan, nagre-reklamo din ako kasi alam ko sa sarili ko na pagod din ako. Di ba? Kasi, ang sa kontrata, 8 hours lang talaga. So, rights ko yun na kung sa kasi nag-a-ask lang sila ng pabor sa iyo eh. Kung pwede ka ba o ganyan. Kasi tapos na yung trabaho mo eh. So nasa amin na yun, na rights na namin yun. So hindi dapat sila magalit na bakit hindi to nagaano ganyan ganyan. Eh kung magkasakit ba kami, may pakialam ba kayo? Malayo kami sa pamilya namin. So sa inyo na yun kung mag-extend kayo, kung kayo lagi kayo nag-extend, kung ano pa naman lagi. Ang reason ba naman lagi eh. Ayaw mo ba na malaking sahod? Oo, malaki ang sahod mo, pero pag nagkasakit ka, 'di ba? Kaya ang sabi ko, ang pera nandyan lang, pero mahal ko yung sarili ko. Ginaganyan ko sila. Eh, wala kang parang bunganga talaga. Ako, matahimik lang ako, pero isahan lang ako pag napupuno talaga. Yung matatahimik talaga, pag napupuno, iba. Isang ano lang, isang push lang, sabog agad. Isipin naman nila yung tauhan nila, hindi yung ganun, di ba? So yun lang guys, nag-ano lang ako ng aking sa loobin kasi grabe, araw-araw, pressure talaga guys, grabe. So doon sa mga nagbabalak na mag abroad, lalo na sa McDonald's, see you here guys. For experience, oh, okay lang din naman. Nasa sa inyo naman yun eh. Tsaka yung efforts mo, hindi katumbas ng sahod mo. Maliit lang yung sahod ng McDonald's sa past, mga crew ng McDonald's. Inaalam lang, maalalaman mo rin lang yun during the orientation. So, yun lang guys. Nasa sa inyo naman yun guys. Ang nasa akin lang is yung mga nagtatrabaho nung nakakasalamuha mo sa trabaho, yun yung nakakapasira. Actually, maganda yung kasi may mga benefits sila. Lahat ng nila, kompleto. Kaso nga lang, yung mga makakasalamuha mo, lalo na yung mga crew mo din na mga ay, ibang lahi na mas mataas sa'yo. May iba. Kung ikaw ay relate sa ating topic ngayon, please comment down your experience at ating babasahin at magbibigay ako ng komento. So, please support my channel guys and don't forget to subscribe. Thank you!